Welcome to Sulu. Siguro narinig mo na lahat ng negatibong balita sa isla na to. Kaya ipapakita ko na lang ang gandang tinatago nito. Sulu Province ay parte ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Matatagpuan ito mula sa timog kanlurang bahagi ng Zamboanga Peninsula. 4 to 2 years ago, hindi talaga ito napupuntahan at dito nanirahan yung mga Abu Sayyaf. Hi, I'm Zar, a travel filmmaker. When the pandemic hit us, I lost my job. I got bored, so I tried cycling in my hometown until I got further and further. And recently, I built my expedition bike and decided to travel full-time. I am now bike touring the islands of Luzon to Mindanao. Take note, this is not just a cycling channel. This is all about chasing adventure, going out of your comfort zone, meeting strangers along the road, learning a new skill, teaching content creation hacks, and riding at my own pace. Hit the subscribe button and join me as I wander the raw beauty of the Philippines. Pagkatapos ko ng Basilan, dumiretso na ako sa Sulu. 10 oras ang biyahe papunta dito from Zamboanga. Maninilahan ako sa kampo ng mga sundalo sa loob ng 4 na araw. Dito makikita ko ang laking pinagbago sa probinsya na to. Pagkarating ko dito sa Hulosulu ay sinamahan ako ni Sir Nur at pinatikim niya sa akin ang bangbang sug o ang tausug pastries. So, andito kami sa kaday. Yung kaday daw is canteen. Tapos, itong mga to, siniserve siya ng ganito na. At, ika-calculate lang siya after kung ilan yung nabaw. Akala ko parang freebie, hindi. Babayaran mo siya after. Parang may mga sahotin. Then, ngayon, tatry natin itong sati dito sa Holo. So, ito yung mga rice cake. Rice cake? Ito, kanin pala to. So, try natin itong sati nila dito. Aras Cafe. Mga 7 p.m. This is beef. Hindi siya masyadong lasang curry na yung mga typical curry. Vanilla, good din daw to for hangover. Dahil meron siyang mga ginger, garlic. Medyo mahalang lang siya. Hirapan ako. Try natin itong daral. It's made with coconut sa loob at parang lumpia to pero kahanin siya. Nakarating na ako ng Talipao at sinalubong ako ni Lieutenant Colonel John Ramos. And I call this place as paradise. Kami pang unexplored areas dito na papa-experience kasi para ma-explore. Dito mismo sa kampo na tinitirhan ko, matatagpuan ang Astana Darul Jambangan, ang malapalasyo na replika ng mga dating sultan. Astana yung tawag nila dito, ikutin nyo natin. Parang ibabasa ko sa mga history book, yung mga ginamit ng mga dating sultan ng Sulu. Unang panahon dito sila nagpupulong, tapos yung pinakang head nila dito sila umuupo nung sinaunang panahon, tapos dito, nandito yung mga kasamahan nila. Pero ito yung mga nababasa ko sa history book at ngayon nandito talaga tayo mismo. Gawa ito sa kahoy na napapaligiran ng napakagandang landscape, pati na rin ang view ng Mount Bayong. Araw na to ay papadya kami from Talipao to Parang Sulu. Lieutenant Colonel, Major, at mga Captain lang naman yung makakasama ko sa ride na to. Bigatin, diba? Kaya katagal na nag-bike. Matagal-tagal na rin, mga 2 months, 17 days siguro. Oh, ganun? Sa ngayon. Kinakabahan po ba kayo?
Eh, oh, sa forma pa lang, parang hindi na kami obra. Delikado. Hello po. Anong batalyon kayo, sir? Support company po ako. Ah, support company. Same. Lalakas nila, oo, iniiwan na ako. Sabi nila chill lang, pero iniiwan nila ako. Dito kami nag-start sa Talipao, Sulu. I think this is cross-country. Medyo mabibilis lang yung mga kasama ko. Kung maingay ang kalsada sa bandang hulo, pagdating mo dito sa Talipao, tahimik na siya. Marami rin kapahayan sa kapaligiran. Masyado malalakas yung mga taga-second na sa Batallion. May sinetrip lang kami dito sa parang ang Good Tukay Peak. Napunta kami dito sa magdadagdag lang na kami ng 4 kilometers uphill. Sabi ko, sige, gusto ko mag-drone. Medyo pagod ako. Ang nakikita natin yung taas? Ma'am, yan po. So, yan po yung isa sa tourist destination dito sa Parang Sulu. Malayo-layo pa pala yung haahunin namin. Sabi ka pa sa... Binoodle po kami ni Batcom, napakalakas po nila. Sinakay natin sa sasakyan, tapos pag malapit natin kay Batcom, saka tayo mag-ano. Sayang, dapat pala dinaya na namin. Kinento na rin sa akin na dati daw tong kampo ng Abu Sayyaf na ngayon ay isa ng tourist attraction. Ito po yung ano, pinaka bundok gitna ng Parang, pero boundary po siya ng Indanan sa north po natin. Itong lugar po na dati, ma'am, so ito po yung pinagtataguan po ng Abu Sayyaf group. So marami pong nag-buwis ng buhay dito na mga sundalo po natin, ma'am. ESG din po na nagtago dito, ma'am, is nagsusurrender na po yung iba. So yung full trip po kanina, yun po yung livelihood na inano natin sa mga surrenderists po natin, which is sponsored by Bounty Fresh, then together the collaboration of our LGO Parang po, ma'am. Oh, halos sila may-ari itong lugar nito. Kailan lang po sila siguro tumito, hindi siya siguro mga 2019 nung finally ma-declare na. Balik ka na ngayon. Nandito ako ngayon sa Budtukay at before daw, 2 years ago, hindi talaga to napupuntahan at dito nanirahan yung mga Abu Sayyaf. Thankfully, nagbalik loob na sila sa gobyerno at ito ngayon, napapasukan na natin siya. Before, hindi talaga to pwedeng mapasukan. And ngayon, after 2 years, hindi natin in-expect na itong lugar na to is pwede na natin siyang mapuntahan. Meron din mga nagmo-motocross na dito, sir, no? A year ago, may mga nagka-camping din dito sa lugar na to. At kitang-kita natin dito yung mga beach. Anong? Sa taas is kita natin yung Takot Island. Ang dami ko na napuntahan, pero hindi naman sa nag-ano. Masasabi ko na isa to sa mga best na napuntahan kong overlooking na Sulu. Napakaganda ng lugar na to. Napanganga talaga ako dahil hindi ko in-expect na ganito pala kaganda sa Sulu. Hindi makatarungan yung camera sa ganda nito sa personal. Napapaligiran ako ng mga kabundukan pati na rin karagatan. Samahan pa natin ng mga hamog. Dito sa Parang, di papunta na kami sa Tandong Beach.
Yun, ano sir dati? Walang nalimutan. I mean, wala, ma'am. Nakita ko yung mga tao. Pero nung na-umpisan siyang ma-develop, sunod-sunod na, may mga vloggers na rin pumupunta. So far yung vlogger na nagbabike, ikaw pa lang, ma'am. At pagkatapos ito ay pumunta na kami sa pinagmamalaki nilang beach dito sa Sulu. Ito sa bandang parang nakikita natin yung nakikita daw sa, sa likod ng 1,000 peso bill. Saan sa ilalim daw no, underwater? Yung site na to. Binibenta. Walang namamansin. Oo. Parang delikado siya. Pero later on, nung nalaman nilang potential ko ng tourism, nakita nila maraming namamasyon. Oo. Binag-aadoan na nila. Yung ano, 400k lang tong per ano before. Ngayon, parang binibenta ko na, parang 4 million na. Oh, 4 million. Dagdagan ng zero. Oo. So, yung mga lupa daw dito before 400k, ngayon 4 million na. Yan o. Nakakagulat, dahil nung nagbabay kami papunta dito, napakakalat pa ng lugar. At biglang bumungad ang isang malaparaisong dagat. And just arrived dito sa Tandu Beach. Oh my gosh, hindi ko na-expect sobrang puti ng buhangin. As in, ang puti niya. Wow! Yan o. Ng araw, napakalinaw ng tubig dito. Makikita mo rin dito yung mga locals na nag-enjoy sa pagsiswimming nila. At oo, dinadayo na to ng mga turista. Nakapag-swimming naman, pero kami-kami lang, sundalo lang, walang civilian. Kahit ano, kahit yung mga locals, wala din. Ngayon yung mga locals na? Pag hindi ka nagpa-reserve sa mga beach, mauubusan ka ng slot. Ganun na kadami yung nag-ano, nag-bibig. Lalakas yun eh. Papadala sa... Kung nawala si sir. Ako? Oo. Nagpalipas muna kami ng sunset at bumalik na sa kampo. Mr. Pure Energy, Sir Isaac and Scoring Machine. Timing pala yung pagdating ko dito. Dahil meron ding farewell party. Paalis na yung isa nilang kasamahan. Go! Buti may mga ganito silang pagsasalo at hindi pa rin nila nalilimutang mag-enjoy kahit na palagi silang nasa servisyo. Dahil bisita tayo, napakanta ako. Ito lang yung nakakalungkot sa part kapag dito ka na-assign ng matagal tapos kailangan mo na magpaalam. Kinabukasan, back to normal na ulit. Balik na ulit sila sa serbisyo. Ganito pala yung buhay dito. Kailangan taus-puso mong binigay yung loob mo sa serbisyo. Malayo sa pamilya. Nakakulong sa kampo. Pero sa tulong ng napakagandang kapaligiran at pasilidad, meron pa rin kayong time mag-enjoy. Yung mga pinupuntahan namin yung mga liblib na community, yung mga hindi pa naaabot ng ano ba, ng serbisyo ng gobyerno. Tapos kami nagsisilbing tulay ng local government agencies papunta sa kanila para makuha natin yung kanila, yung loob. Yun yung isa sa mga kinakapitalize namin, yung pagbibuild ng relationship sa kanila. And yun ay true daily, day-to-day na pakikipag-interact sa kanila. Yung mga tropa natin, sa mga simple occasions nila, sa culture nila ba,
kapag andun ka, nakikita ka nila kahit sa mga very simple na okay, parang napapalipit yung loob nila sa inyo. Kinabukasan ay pumadyak naman kami from Talipao going to Omar, ang dulong bayan dito sa Hulo. Bago lang din naman po ako ito, although mga 5 years na ako dito sa Sulu, 2017, tapos hanggang ngayon. So, from that time, 17 hanggang ngayon, napakalaki na ng pinagkaiba niya. 2017, naalala ko pa, pagka lumakad kami, ang haba ng convoy namin. Pero sa ngayon, kahit kami-kami na lang. Dati pag nag-move kami, may mga activity kami, dapat may mga sundaan, mga kafgu, kasama namin yung mga sinabalanggay captain, kasi hindi pa namin kabisado yung lugar. Pero sa ngayon, iba na talaga. Iba na. Yung priority namin is yung peace and order. Kasi nga noon, bukod sa Abu Sayyaf, so hindi pa sila nakukontrol. So, rampant pa yon. So, sa ngayon, na-control na yun. Yung naiiwan na lang is yung Abu Sayyaf na lang. Tapos, konti na lang, rest na yung peace and order, nagsisimula na yung development. Lalo na yung tourism. So, nag-boom na yung tourism. So, pakalaking factor talaga ng kafgus natin. When we say kafgu, ito yung mga paramilitary forces. So, mga locals yan, mga tausugs yan dito. So, 2017, February, so nagsimula kami mag-recruit ng kafgo dito. And sila sir, mga kafgo sila, mga locals dito, mga tausug. Yes. Sir, marunong ka mag-Tagalog? Hindi ako marunong mag-Tagalog. Dito na kayo sir, natutulog. So yun yung first class ng kafgo natin dito sa Talipao. So simula doon, biglang nag-shift yung dynamics ng lugar, ng Sulu. Ang karamihan ng kafgus natin is yung mga BPATs. May mga mangilan-ilan lang talaga na dating Abu Sayyaf nag-surrender sa amin. Ginagamit namin sila sa community. So ginawa namin silang kafgo para pwede namin mas madali silang isama. Yung mga baka dito, malaya lang sila dito sa kalsada. As in, andito lang sila. Pakalat-kalat. Parang aso. Parang ako na sa zoo. Ay. Hello, baka. Ah, ito. Parang ang ganda din. On our way to Omar, it's 30 kilometers away from the other town. Tapos medyo liblib na siya. Meron ding mga tinatawag na BPATs or yung mga barangay tanod nila. May mga sariling baril. They're like a soldier pero barangay tanod version ng mga barangay. Arrived sa kanilang bagong municipality, Panamaw. Banong-banong talaga ako sa mga mata. Hello, do not attack me. Well, ito daw dinadaanan namin ngayon is rough road pa siya around 2017. At ngayon na lang siya naging 4 lanes. 4 lanes daw na. Dahil ito, ang dami ng mga ilaw sa gitna, poste, mga solar. 35 kilometers na kami at 5 kilometers na ata makarating na kami dito sa Omar. Wala na masyadong lumadaan dito ang sasakyan. And yung Omar daw is pangalan ng dating mayor, kaya Omar yung pinangalan nila. At may pupuntahan daw kami ditong dagat.
kinakailangan naming sumakay ng bangka para makapunta dito. Namin. Tao ito, magandang babae si Tandang Mayran. Kaya nga, yung pangalan niya, Tandang Mayran. Lumalabas siya, mahaba yung buhok niya. Yung damit niya, kulay na ano, puti. Yung mga taga, halimbawa, taga Ulo, pupunta dito. Hanggang mga taga Manila, ma'am, papunta man dito. Dati wala talagang parang takot yung mga tao. Wala man. Marami yan, mabuting tao ba. Wala naman silang nag-isip dito yung masama. Halimbawa, katulad ng mga doon. Mm-hmm. Yung inusti ng mga tao, wala man. Pero okay naman man, ma'am, mag-coordinate sila sa amin. And just arrived dito sa Tandang Mariyang and by just 15 minutes away, nag-boat kami dito sa Omar Town. At dito is may rock formation siya. Wala talaga pumupunta dito ibang tao. Eh, kami lang talaga. Tiningnan ko muna ang ilalim ng dagat. Namangha ako sa ganda. Dito na ngayon sa malapit. Paano pa kaya doon sa malayo? Malamang napakaganda rin ang mga corals dito. Ulit kami ng bangka at pumunta sa kasunod na isla. Ate ba dito magulo? Hindi talaga dito. Pero ngayon, ano, dinaday na siya. Tapos, pwede mag-overnight dito. Pwede. Punta ka dito. Hello. And naharating na kami dito sa Shema Beach, 45 minutes away dun sa town proper. Karamihan sa mga naririnig natin dito sa Sulu province is usually mga negative. And nagulat ako sa nung nakikita ko dito kanina nag-island hopping kami. Kasi ang daming mga beach around and ang sobrang powder nung buhangin dito. Sobrang pinong-pino yung buhangin. And imagine mo kung yung lugar na to is magiging confident, magiging 100% peaceful na talaga siya. Mas dadayuhin na siya ng turista at at the same time, mas makakatulong tayo sa mga locals na naninirahan dito at yun, syempre, angat din yung buhay. Iwala ko napakalaki ng potential ng Sulu province. Dahil sa alang-alang sa mga anak ko. No? Mm. Nagbago ba ang buhay mo? Oo naman, ma'am. Matagal na sa service, ma'am. Mga siguro, mga 5 years na siguro, sobra na. 5 years na. Saling kasi sa programa ng ano namin, pati ng national government, once na nag-surrender sila, hindi lang basta nag-surrender. Tulungan din sila na ano, yung mga returnees, mga former violent extremists.
National Museum dito sa Sulu at titingnan lang natin yung mga artifacts na na-preserve nila nung panahon pa ng mga sultan natin. Sino mag-aakala na ang Sulu before ay ang seat of governance? Parang medyo nalimutan ko na yung mga nangyari talaga sa history natin. At by going to this museum, nababalik-balikan natin yung nangyari sa history, particularly dito sa Sulu. Dito unang inintroduce sa Sulu ang Islam sa tulong ni Karim ul Makdul. At dito na kumalat ang Islam. Yung bananoon na ang Sulu ay ang isa sa pinaka-powerful kingdom sa buong Southeast Asia. Hindi ko rin alam. Sadly, nag-iba na yung image na as time goes on. Yung mga ginagamit nila for agriculture. So bali ngayon, nag-edit lang muna ako ng video. Ngayon, relax lang because tomorrow alis na tayo, pupunta na tayo ng Tawi-Tawi. Childhood dream ko siya. Kasi nung bata ako, pag nakakita ko ng mga sundalo, parang pagkahanga ko sa kanila, ang taas. Nung nagtatanong ako bakit dito ako napunta, layo-layo dun sa dulo ng Luzon, napunta ng dulo ng Mindanao. Di ko alam, natatakot nung una, ganda pala yung sa hulu. No wonder sa napaka-preserved ng mga environment dito sa dagat. Talagang negative po dati yung thoughts ko dito. Ano kaya yung hindi man kami nakakalabas, pero yung paligid mo is napaka-peaceful. Sobrang green pa. Tapos marami talagang puno dito na preserved na preserved talaga. Sa amin po, mga babae, sa office po kami na duty. Authorized po kami na sumama sa mga activities sa labas, CMO, Civil Military Operation. Pupunta sa labas, makikipag-usap sa mga tao. Nung una, nahihiya po ako. Tapos, hindi ko po alam kung paano makipag-usap sa kanila, kung naiintindihan ba nila yung Tagalog. At kinamun po, lalo sa mga matatanda do. Nakakausap mo sila, nangiti, tapos parang ang saya-saya nila makakita ng sundalo. Kumakaway-kaway yung mga bata na nag-hi, bye-bye, gaganan, tapos kakaway. Kakawayan rin sila pabuli. Nakakatuwa po yung mga ganun po yung mga tao dito. Man 100% masasabi na peaceful ang Sulu. Hindi pa talaga, pero nasa 90-something na. 2017, nandito na ako. Masaya na ako na nakita ko yung paano nag-transform yung Sulu. Ganito siya kagulo. Tapos 2019, 2021, biglang, may tourism na. Tapos ngayon, ibang-iba na talaga. So para sa akin, accomplishment na yung parang part ako ba na naging ganito yung Sulu. And sana, is din na maabutan ng mga apo namin na tuloy na talaga na maging peaceful siya. At noon, 2019, na-rescue namin yung 2019. 20 hanggang ngayon is wala na talagang wala nang incident na nakidnap. At ayaw na rin ng mga tao, ayaw na ng mga locals na may nakikidnap at nadadamay din sila ba, nasisira yung image ng mga tao. Na-experience ko yung kalsada ng Sulu from then there are places na maraming tao and then some places are wala ng tao and now konti na lang daw yung mga abuso dito at hindi na silang nawawala and sana sa mga susunod na taon is makuha na talaga natin yung peaceful Sulu na hinahanap natin. Hope in the future mas maging peaceful na siya talaga at matawag na natin siyang
100% peaceful Sulu province at maging confident na yung mga tourists, magkaroon ng freedom yung mga tao na lumabas anywhere, anytime. So sana mangyari yun. Kasi ang laki ng potential ng probinsya na to. First time ko makakita to sa view deck, napakaganda ng view deck. And then right now, this beach, it's a private beach na ang ganda ng buhangin, it's a peaceful place. And yun, kung dumating yung araw na tumigil na yung mga crime, siguro ma-achieve na natin talaga yung total freedom. And sana mangyari yun, kasi naniniwala ko na napakalaki ng potential ng isla na to. It's a hidden paradise, it's a secret paradise, it's an undiscovered paradise. Thank you so much for watching this video. Naranasan ko, napakabait ng mga tao dito. Welcoming talaga sila. At gusto rin nilang maiba na yung image na pinoportray. Sana mabisita nyo rin tong Sulu at kayo mismo ang maka-experience sa ganda ng lugar. At yun, kung gusto nyo bumisita dito, feel free to coordinate with Sulu Tourism Office. If you're wondering where I get my music, I'm using artlist.io. It's all royalty free and feel free to check the link in the description below. I also recently launched my website, starlim.com. Feel free to support my adventures and help me travel and give back to the community as well. Access my behind the scene and live location updates kung nasa na ba talaga ako. Marami-rami pa tayong i-upload na video because on my next vlog, I'm gonna go to Tawi-Tawi and other parts of Mindanao. Merry Christmas to all and Happy New Year, and see you on my next adventure. Bye!